Ano ang epekto sa batas kay Martin Migs kapag na-declare na void ang pangalawang kasal? Pag void ang pangalawang kasal, ang ibig sabihin nun, pag, for example, void ang second marriage, void na. So, ibig sabihin, wala kang kasal. Back to first marriage. Well, kung void ang second marriage mo, ibig sabihin, ever since naman talaga, legal na talaga si first marriage. Kung napaka, for example, void yung first marriage mo kasi, second marriage mo kasi hindi ka nag-comply of the requirement. So, ibig sabihin, possible, yung first marriage mo, valid, or second marriage mo, pwedeng hindi valid pa rin, hindi mo lang na-registered yung decision ng first marriage mo. That's why naging void ang second marriage mo. Pero iklaro ko lang, hindi siya aspeto na kung kunyari yung first mo, void, na-declare, tinawa mo yung proseso, tapos yung second mo, for some reason, biglang void siya ulit. Hindi automatically na ang first mo marirevive na maging valid. Ha? So kung void na ang first mo, Just because yung second mo biglang void ulit, hindi ibig sabihin, balik ka sa kasal. Hindi ganun. Kasi posible, void ang second marriage mo kasi hindi mo lang pinaregistered yung annulment mo sa first marriage mo. Okay. Mark, may mga tanong dito on the sexual requirement na mag-asawa. Pag hindi na-meet yung demand na yun, pwedeng maging ground yun? Yes. No, actually, one of the obligation ng mag-asawa is yung tinatawag na sexual cohabitation. But of course, hindi mo pwedeng pilitin asawa mo kasi otherwise, that is marital rape. Okay? But for example, ayaw mong makipagtalik sa asawa mo, that is a manifestation that you have a psychological problem. Psychological problem, maybe you are narcissistic kasi ayaw mo na mag-submit sa sexualist asawa mo kasi you want na high sense of... Naman yung submit? High sense of self-importance. Uh-oh. Because to get married, you need to submit your wife. I-submit mo yung sarili mo sa asawa mo, sa wife mo, sa husband mo. That's one of the, yung tinatawag na sexual cohabitation. Vice versa yan. Vice versa yan. But kung hindi mo kaya yan, ibig sabihin, maybe you have psychological problem kasi you have a high sense of self-importance. Hindi mo kayang magbigay. Kailangan ikaw lang palagi bigyan. Parang ganun. So it means you have a psychological problem and that is a ground for that's a ground for nullity of marriage based on psychological incapacity. Ako, so, pero, para siyang Adonis, gano'n. Anong Adonis? Diba, gano'n yung mga term ng mga lalaki. Adonis. Adonis, diba? Hindi ko alam anong meaning nun, pero... Diba, goddess yata, goddess of sex yata. Or, parang gano'n, na you bow down to me. Hindi ko alam yan. So, bago yan, for example, you have a girlfriend, you have a boyfriend, kailangan tlayuhin mo, may bipolar ba yan? Or mood swing, minsan mabait, minsan hindi. It means, yung tao na yan is... nasa borderline personality disorder. Borderline, may konti na lang, mabait, konti, may kuan pala, may sungay pala. Ganon. So, bipolar yan. Bipolar or tinatawag na borderline personality disorder. Pero kung mahal mo talaga yung tao kay Markong Migs, tanggap mo siya. Yes, ano that's man. Why nga, sabi ng batas ha, yung psychological incapacity, nandyan na yan at the time of the celebration of marriage. Hindi mo lang nakita kasi nabulag ka sa pag-ibig. Iba yung grounds sa divorce. Iba yung divorce sa psychological incapacity. Kasi divorce or legal separation, yung grounds na yan, wala yan at the time of the celebration of marriage. Lumabas lang after the celebration of marriage. But in psychological incapacity, nandyan na yan at the time of the celebration of marriage. Hindi mo lang nakita, nag-manifest mo lang after the celebration kasi nabulag ka sa pag-ibig. Pag ganyan ang grounds, Kuya Mark, anong mas mabigat na grounds? Yung una natin pinag-usapan o itong ngayon? Itong abuse ground. But abuse ground kasi yung una natin pinag-usapan before, 5 years ang prescriptive period. After 5 years, wala ka ng right na mag-complain. For example, i-complain mo yung asawa mo kasi jutay. I-complain yung asawa mo kasi hindi tumatayo. Yun. 5 years lang yan. After 5 years, wala ka ng right to complain. But in psychological incapacity, kahit 10 years na kayo nagsasama dyan, 20 years na kayo nagsasama dyan, pwede ka mag-file ng annulment of marriage. In fact, may hawak kong kaso ngayon. Yung babae, I think, nasa mga 79 years old, nag-file pa ng annulment of marriage. 79? Ilang taon lang ano niya, asawa niya? Of course, 80 plus. Nag-file siya ng annulment of marriage. Baka naman kasi nasa 50s. Kasi may boyfriend, 65. Wow. Sana ano ba? Ako si Lola, kaya yan. Ano nangyayari, guys? Bakit ano? Ang galing-galing ni Lola. It means, walang age, walang... That's why, ito yung pinaka-abuse ground. Kasi, walang prescriptive period anytime. As long as kaya pa tumibok yung puso mo, kaya mo pang umibig, you can file annulment of marriage based on psychological incapacity.